tama naman yung sinabi ko po, no? Kayo yung naging mukha ng political persecution during the time of Duterte. Opo, matindi po talaga yung ginawa sa akin. Nakikita niyo yun yung mga developments noon mula nung nag-file ako ng resolution na ipa-imbestiga yung mga EJ case na nangyayari under the war on drugs. Sinimulan po yung matindi persecution sa akin. Unparalleled nga, pwede nga sabihin, unparalleled yun sa tindi nga ng mga binato sa akin na mismo galing sa bibig ni Mr. Duterte. Ngayon lang tayo nakakita ng isang pangulo na grabe yung galit, grabe yung paninira sa isang tao na kapwa rin naman niya na public official. Sa dami ng mga binatong paninira sa inyo, ano yung pinakamasakit sa inyo? Ang dami niyan, di ba? Droga, yung pagiging babae nyo, talagang binaboy. I mean, ano yung pinakamasakit doon sa lahat na yan? Actually, pareho sila. Yung level, yung magnitude, kasi we can categorize it into two main, yung mga paninira sa akin, the accusations. Ay una nga yung alleged involvement ko sa illegal drug trading. At pangalawa, yung pagkababae ko, na immoral nga daw ako. Napakasakit po ng mga ganyang sinasabi. At hindi lang po ako ang naapektuhan, kundi ang pamilya ko. Yung isa ko pang, yung anak ko pang ngako, yung pangalawa. Nung bumibisita siya sa akin doon sa custodial center, ay naiiyak siya kapag kinikwento niya na maski siya yung kanyang phone ay maraming nag-ano sa akin na sobra daw paninira, mga unprintable words sa isang anak, napakasakit po niyan. And then syempre yung pinapalabas nila na involve ako sa illegal drug trading, na ako daw ay mother of drug lords, ako daw yung bilibid drug trade queen, nakipagkontsabahan daw ako doon sa mga drug lords, yung mga inmates sa Bilibid prison na sobrang kasinilungan po yan. Never ko pong gagawin yan. And siguro naman nalaman nyo noon, ako pa nga yung nagparade noong Bilibid prison na marami kaming mga dinismantle doon ng mga kubol, yung mga mararaniang kubol ng mga drug lords na yan. Pina-isolate ko pa sila. Tapos sasabihin nila ay nag-benefit ako na nag-receive ako ng pera sa kanila. Ang sakit po niyan kasi you just have to examine my track record as a public official. And then maski po bago ako kinulong o bago ako naging public official, yung aking track record din as a practitioner, a private law practitioner, election law practitioner, hindi po ako ganon. Hindi ko po sisirain yung pangalan ng aming pamilya, na yung legacy ng aking daddy, na ganoon, basta-basta na lang ako, that I will be involving myself in such illegal and criminal activities given my position. Kaya ko ba yung gawin? Hindi po. Kaya lahat po yun naging imbento, yung mga akusasyon na yun about my alleged involvement in illegal drug trade. Napakasakit because dahil yung reputasyon ay sinira, yung aking honor, yung aking integrity. Now, kailangan ko ngayon i-rebuild nga yung katauhan ko, yung reputation ko na sinira nila. Kasi meron naman talagang mga naniwala noon na masakit para sa akin, na may mga naniniwala na basta-basta na lang pinaniwalaan yung mga kasinungalingan ng mga inmate witnesses na yan, na may mga kanya-kanya na mga motibo kung bakit sila nag-testify against me. Kasama doon yung pananakot sa kanila, tsaka yung kanilang pamilya, tsaka yung mga kung ano-ano mga pinangako sa kanila. And nakita naman natin na karamihan sa kanila ay nag-signify ng intention to recant. And you see, Christian, you know, as a lawyer, you know the procedure. Kung hindi nag-grant yung aming demurrer, but of course, we asked for it, the dismissal, kasi wala naman talagang maayos na ebidensya. So bakit pa tayo mag-proceed doon sa presentation of defense evidence kung doon mismo sa bail hearings ay hindi na nila napatunayan ng maayos yung akusasyon, especially about conspiracy. Na kung alimbawa, sakali lang na hindi na grant
yung demerit to evidence at hindi kaagad na dismiss itong kaso na ito, itong pangatlong kaso na ito. Ang balak namin ay ipipresent yung mga inmate witnesses na yon na nag-execute na ng recantation at yung iba nag-signify ng intention to recant. Gustong-gusto ko namin malaman sa kanila anong nangyari, anong ginawa sa inyo, bakit kayo nagsinungaling, bakit kayo nag-testify, at sino-sino yung mga kumausap sa inyo o pumilit sa inyo. Yun yung plano namin. But of course, we wanted the proceedings to end already kasi nagsasayang lang ng oras, nagsasayang ng resources ng government, lalo na nakita nyo naman yun, pag nag-attend ako ng hearing, isang katutak ng mga escorts yung inassign sa akin. Magastos po yun. You know, the manpower involved, the resources involved, which could have been devoted to substantive at mas mga kinakailangan ng law enforcement. Ilang pulis yun na palaging sumasama sa akin. So bakit pa pahahabain yung proseso na wala na talaga namang sigurado kami, naniniwala kami ang kampo namin na mga gawa-gawa lang ng mga kaso. Okay. Simplihan natin din yung ano, no? Teka lang. Pag sinabing demurrer, walang kwenta yung ebidensya ng prosecution. Yun po ibig sabihin na, di ba? Opo, kasi sa constitution natin, in offenses punishable with reclusion perpetua, when the evidence of guilt is strong. Kaya pag nagpa-file ng bail ang isang akusado, kailangan i-prove ng prosecution that the evidence of guilt is strong. So kung hindi mapatunayan na walang ganun na strong evidence of guilt, ay bibigyan ng bail, provisional liberty, kahit sa offenses punishable with reclusion perpetua, katulad ng mga drug cases na final sa akin at sa aking mga co-accused. Now, dito sa third case, grant nga yung bail dahil yung 9 prosecution witnesses, nung in-examine ng judge yung testimonya nila, nakita ng judge na hindi kapanipaniwala yung mga sinasabi nila. In the words of the judge, the testimonies were marred with incredulities and inconsistencies that cast serious doubt on the credibility of these witnesses and the credibility of their testimonies. Kaya grinant yung bail. Now, since grinant yung bail, kailangan dapat yung prosecution sa presentation ng evidence in chief. Kasi pagkatapos ng bail, magkakaroon ng presentation of evidence in chief. Yung sa evidence in chief presentation, automatically ina-adopt or normally ina-adopt ng prosecution yung mga bail evidence or yung mga witnesses presented during the bail hearings at dinadagdagan para mapalakas. Since hindi nga nakumbinsi ang court na malakas yung ebidensya, ang nagiging challenge ngayon ng prosecution, palakasin yung ebidensya para makumbinsi ang court na guilty ka. And lalo na sa evidence in chief, hindi lang it's about whether the evidence of guilt is strong, but yung higher threshold ng conviction based on, you know, proof beyond reasonable doubt. Hindi nila yan nagawa kasi wala naman silang maayos na ebidensya o mas malakas na ebidensya, na credible na ebidensya na ma-overturn yung dating finding ng court that the evidence of guilt is not strong. Nag-present sila ng 2 additional witnesses doon sa presentation of evidence in chief. Tapos, ang ginawa pa nila, inadapt pa nila yung mga witnesses from the 2 other cases na mga na-dismiss na rin, na-acquit na ako. Pero even then, tinanggap pa rin yun ng korte at in-analyze niya, in-assess ng korte yung mga ebidensya na yun na na-reject na nga nung sa 2 kaso pa. Pero ginawa pa rin ng judge, tinignan pa rin niya yung mga adopted evidence and testimonies na yon from the 2 other cases.
at yung kabuuan ng kanyang finding, wala. Yung dating standing or status ng evidence that it's not strong ay ganun pa rin. Hindi nila napalakas. They failed to fortify or strengthen the evidence as to be able to make us rule now that the evidence is strong and that the accused are guilty beyond reasonable doubt. So ganun po yun. And okay, makikita rin natin, Christian, na dun sa dispositive portion, aside from granting the demurrer to evidence ng lahat na akusado, lima po kami dyan ng mga akusado, ay may categorical statement din doon sa dispositive portion na the accused are now acquitted. Because although demurrer itself really, when granted ang demurrer, it's tantamount to acquittal. Parang inacquit ka na talaga. And sinabi yun explicitly sa dispositive portion that the accused are now acquitted because the demurrer to evidence was granted. Okay, malinaw po yan ah. Nag-kick out lang po ako ng ilang mga trolls dito. Kasi hanggang ngayon, overtime sila, no? Medyo nag-kick out lang ako sandali. Anyway, ang tamang, kasi nakita ko po yung paliwanag online ni Dean Mel Santa Maria. Basically, ang sinasabi niya, you were not found innocent. Your innocence was simply affirmed. Ganun po yun, di ba? Your innocence was affirmed by this acquittal. Yes. Oh, kasi nga may mga witnesses supposedly. So, kinanalyze yung testimony nila. At sabi ko nga kanina, hindi credible. Kaya since hindi naman nag-proceed sa presentation ng defense evidence, hindi naman pwede categorically at least na sasabihin na inosente yung akusado. Pero pag kung natuloy yung defense evidence, yun ang pinaka plano ng defense, patunayan na inosente ka talaga. It's not just about being acquitted based on reasonable doubt, but at the level of the consideration of the demurrer to evidence, kailangan kasi titingnan mo lang, i-assess mo yung overall evidence, especially the testimonies, and then sasabihin mo ngayon, Is there now a doubt, a reasonable doubt on the guilt or not? And ganun nga ang sinabi. Kasi lalo na dun sa mga, kasi may mga witnesses ang tinuturo nila yung si JB Sebastian. Na si JB Sebastian daw ang nagsabi sa kanila na mag-engage ng illegal drug trading inside NBP dahil nga daw mag-iipon, magbibigay daw nung para sa aking senatorial campaign sa 2016, although yung ibang is even before 2015 or 2016, na wala pa naman akong plano talaga na tumakbo. Now, tinuturo nila sa JB Sebastian, pero wala silang ebidensya na makakakonnect yung tungkol doon sa sinasabi ni JB Sebastian na pinapa-engage sila ng illegal drug trading dahil nga nag-iipon sila na nagkukolekta para sa aking campaign funds. Kaya ang problema, si JB Sebastian, who can either confirm or deny yung mga sinasabi ng ilan sa mga witnesses, ay patay na. Nabalitaan ho natin yan. Dahil daw sa COVID, kuno na nakakaduda yung circumstances ng kanyang pagkamatay, lalo na na-cremate kaagad yung kanyang remains dahil nga daw COVID yung cause of death. So Dean Santa Maria is correct. It's an affirmance of innocence pag hindi mo talaga na-prove beyond reasonable doubt, but there's no categorical declaration of innocence, dahil nga hanggang demurrer to evidence lang yung naging proceedings. Hindi na tumuloy okay sa defense evidence presentation. Okay.